Halloween is our day off. Pero kalalabas lang ulit natin, guys. Katamaran ko talaga ang lumabas. But it's okay. Ngayon ay 6 o'clock na. Wow, pinaka-late. Nalabas ko to na ngayong day off ko, ah. First time. 6 p.m. guys. Pero ang liwanag pa rin. Pupunta tayo ng mall. Pero lalakarin ko lang. Siguro mga kalahating mga 30 to 45 minutes na lakad. Exercise. And then doon na ako kakain ng dinner. Tinamad na ako, guys. Wala naman yung mga amo ko. Tamad ako magluto. Hindi ko alam kung anong lulutuin ko. Ay, wala din naman dun gulay. Mga naka-frozen pa yung mga karne, manok. Itlog lang yung hindi. So, labas na lang tayo. Punta tayo ng mall and exercise. Lakad-lakad para makatulog mamayang gabi. Lakad pa more. Yung pantulog ko, pagising ko, sinuot ko lang tong bag na ating nakuha sa basurahan. And then, labas na. Nagdala lang ako ng payong, cellphone, yung ating wallet. Then, yun na. Lakad-lakad lang. Pag uwi mamaya, liligo. Tapos, sana makatulog. Malapit na. MTR station na. Kalahati na lang. Papunta dun. Dun pa. Sana ako, guys, nakarating. Nawala na. Malapit na ako rin sa may bus station. Ayun, papunta na Central. Tinamad na akong pumunta ng mall. Papunta yun doon sa kabilang side. Dito na lang tayo maghanap ng kainan. Baka mura-mura kasi kapag mall, syempre mahal yun. Mall yun eh. Hanap tayo dito ng malapit-lapit na pwedeng kainan. Napadaan na naman ako dito, guys, sa may mga dami-daming nakatambay dito. Tapos, mga iba-ibang lahi din. May mga Pinay din, mga Indonesian. Ayan, dito sila naglatag. Mga nagiinuman din. Video okay. Tagal ko nang hindi nakakaraan dito. Ang dami pa rin palang tambay. May dati ako ditong nadaanan. Tapos, Pinay siya na nakakilala sa akin. Niyaya nila ako. Doon na ako nag-dinner. Ngayon, daanan ulit natin. Pero hindi naman ako makikikain. Nakakahiya naman. Tingnan natin si ate. Ayan, nandito pa rin sila. Ayan, yung grupo na yan. Pakain. Cafe de Coral. Natawid lang muna ako dahil nandito tayo sa kabilang side. Ayan. Dito kasi yung train. Dumaan ako sa may railway pala. Hindi train. Tama ba? Train din naman yun ah. Tawid tayo sa kabila. Dami niyang tao. Hapon na kasi. Mga pauwi na sila ako. Simula palang lumabas. Ganyan. Railway. Maiksi lang siya. Pwede rin sumakay dito papunta ng Yoho Mall. Doon sa sinasabi ko sa inyong mall na doon sana ako kakain. Pero nagbago yung isip natin. Yun na. Naka-green na. Tingin-tingin muna tayo dito sa mga mura-mura. $5, $5 lang dito eh. $10, $5. Dito ako nabili ng mga pantali, ng buhok, ni elapot, mga... Yung pouch ko, yung lagayan ko ng coins. Ito. Dito ko rin binili. $5 lang. Ayan siya. Merong... Ah, $10 pala tong suklay ba? Baka naman. Bumili ka na ng suklay mo. Ah, hindi pala brush. Ayoko talaga mag-brush, guys. Parang feeling ko matatanggal lahat ng buhok ko pag nagbabrush ako. Lakas pa naman maglagas. Ayan, oh, mga panali. Ang cute. Ang kano to? $15. Ay, kay Ella, ano? May nabili na ako, pero ang cute nito, oh. Tapos si Ella na kayo magpatali. Diyos ko po. Bilan mo ng pantali. Ang dami-daming pantali. Ayaw naman magtali. Ay, ang cute nito. Parang gusto ko to kay Ella. Ang cute, oh. Ayun, oh. Galing tayo sa kabila. Ayan yung nilakad natin kanina. Now, we are here. Sa Cafe de Coral. Parang nai-vlog ko lang to sa inyo dati. Tara, kain tayo. Mga nasa 50 to $60 ang isang kain. Pero okay na yun. Busog ka naman. May kanin na yun. May soup at saka may ulam. Kailangan lang yung malalaki kasi ang karne dito, lalo na yung manok. So, kailangan natin yung para hindi. Para tayo antukin mamayang gabi. Kailangan magpakabusog. So, alin dyan ang gusto nyo, guys? Ayan. Huwag na tayong magtsaang. At ako hindi makatulog nung nakaraan na naman. Dahil din siguro dyan. So, meron tayong 48, 53. Siguro ito na lang tayo sa $53. Tapos, tina lang yung plus 7. Ano kaya to? Ayan na lang siguro ang order natin. Ayan, chicken with minced pork. Anong palagay nyo? Meron pa ditong iba. Kaso mas mahal na siya. $63. $60. Ang daming pagpipilian. Ayoko ng mga ganyan. Ang tagal mo yun bago makain ng init nyan. Hindi ako mahilig sa masyadong cheesy ba? Talagang pinakamura yung pipiliin ko. Yun na lang. P13. $48 lang. Ano na siya? Steak na may sausage. Tapos, ano na lang tayo ng tea. Tsaan na lang. Ah, hindi nga pala ako magtsa-tsaan. Soft drinks.
So, ito na yung order ko. Nagulat ako. $73 pala itong in-order ko. Diyos ko po. Kasi ang ginawa ko, ginaya ko yung nasa harapan ko. Sabi ko, anong order nyo? Tinuro niya sa akin yung ito. Kala ko, ayan lang. Yung pork pala yan, guys. Hindi manok. Pork siya na may kanin tapos merong soup. Hindi ko naman alam na umorder din pala siya ng lemon tea. Plus $7 o $17. Tapos meron pang curry. Hindi ko alam na ganyan kadami. Ang akala ko, ito lang. So, ayan, pagtingin ko sa bill ko, $73 kasi ang sinabi ko doon sa cashier, katulad ng order niya. Ay, Diyos ko po. Pero okay na yan, mabubusog talaga tayong maigi. Pinakamalaking bill to. First time nakakain ako ng ganito, $73. Tapos, ito pala yung soup nila na sinasabing Chinese soup. Ang dami niyan, guys, mga root crops, mga seeds, and may pork din yan. Mas, malasa yan, guys, ha? Wala yan asin, wala yan kahit ano, pero masarap kainin. And then, lumabas na ako. Pumunta naman ako ito sa DS Groceries. Sabi kasi ng mga nagko-comment sa akin doon sa aking vlog ay mura daw. Katapat lang yan itong KFC. Tapos, katabi naman ng Jollibee, itong DS Groceries. Pero, alam nyo ba, nung pumasok ako dyan, ang mahal pala. I mean, mas mahal yung DS Groceries. Sa mga nanonood sa akin na nandito sa Hong Kong, mas mahal siya, guys, yung mga chocolate. Doon ako lagi tumitingin. And mas okay pa doon sa dati kong binibila na dispensary. Mga dispensary dito sa Hong Kong, mas mura-mura. Nangyari ba to sa inyo? Yung ang sarap ng tulog mo, tapos biglang, shit, yung panty ko, na-CR pa. Sabi mo, may matitira ka ngayong sahod. Nakalista na lahat eh. Yung pag-budget mo. Pero pagdating ng sahod, wala pa rin. Lumipad pa rin lahat. Bilang nanay, sobrang sakit na nag-aalaga ka ng ibang bata tapos napapalapit na sa'yo. Mahal ka na rin. Pero yung iniisip mo yung anak mo, napalayo na yung loob sa'yo. Tapos pag uwi mo, parang hindi ka kilala. Yan yung pinakamasaklap na mangyayari sa'yo pag ikaw ay isang nanay tapos OFW pa. Tawa na naman yung mga DH dito sa Hong Kong. Kaka-day off pa nung Linggo. Tapos sa susunod na araw, day off na naman kasi holiday. Ay, may budget pa ba? Sabagay, bagong sahod. Buti na lang overtime ako, guys. Overtime ako ngayong May. Kailangan nating maghakot ng pera pauwi ng Pilipinas. Kwentuhan time tayo. Dahil nga malapit na akong umuwi. So, open ko na sa alaga ko yung ganon. Sabi ko sa kanya, malapit na akong umuwi. Siyempre, gusto ko rin naman makita yung mga anak ko. Tapos sabi niya, no! Sabi niya, huwag kang uuwi. Diyan ka lang sa bahay. Magluto ka lang ng pagkain namin. Sabi ko, ano? Yeah, stay home. Just cook our food. Sabi niya ganun. Sabi ko kasi, alis naman kayo. Magbabakasyon kayo. Pupunta kayo ng Japan. Hindi na ako nasaka. Tapos sabi niya, basta diyan ka lang sa bahay. Antayin mo lang kami. Bumalik. Magluto ka ng food para sa amin. Sabi ko, lagi mo nga akong sinasabihan na I don't like you. Tapos ngayon, ayaw mo pala akong paalisin. Dapat mabait ka sa akin para hindi ako alis. Iba talaga pag napalapit na sa'yo yung alaga mo. Ang hirap na. Kawawa naman. Aawa naman ako. Hindi na ako magluluto. Hindi na magluluto. Ba't natanggal yung paa? Bebe. Mag-ingat ka sa pagmumotor. Aksidente. Ano na ng bata? Ano, baby? Walang pa si papa. Natanggal. Tapos, di nalakad. Nawawa naman. Ano? Love it. Napanood nyo yung video na ni Ella at saka ni Papa Alvin video call namin. Grabe, nagulat ako kasi nung pagtawag ko, yung sabi ni Ella, pagkagising na pagkagising niya kasi nung tumawag ko, tulog pa siya eh. Mama, si Papa, putol yung paa. Sabing ganun. Yun na nga yung pinag-uusapan namin doon sa video call. Tinatanong ko siya, tapos sabi niya, walang paa. Inuulit-ulit niya talaga. Sabi niya, kawawa naman si Papa. Wala daw yung paa na po.
putol, hindi na daw makalakad, nakahiga lang daw, nasa kwarto lang. Sabi ko, wala, bakit kaya na panaginipan yun? Eh, tapos tanda-tanda niya talaga pagising niya. Yun talaga yung bukang bibig niya, paulit-ulit niya talaga sinasabi. Kaya pinaalalahanan ko si Papa Alden na mag-ingat sa pagmumotor. Kasi nga, ngayon, nanaginip yung bata ng masama. Sabi ko, baka gawa ng ano... pagmumotor niya, naku, delikado. Kaya pinag-iingat kong mabuti. Sabi ko, dahan-dahan pagmumotor. Huwag kang magmumotor nang nakainom ka. Dahil pag ganyang may nakikita yung bata sa panaginip, naku. Diba? Parang paalala ba? Tapos, ito namang alaga ako. Na, yung mga video ko na maiiksi, guys. Yung mga ina-upload ko kayo sa Facebook. Itong alaga ako, nagsasabi na ako na sabi ko, malapit na ako umuwi. Kasi tapos na yung kontrata ko. Tapos, lagi niyang bukang bibig. Nako, huwag kang umuwi kasi walang magluluto ng pagkain sa amin, dyan ka lang sa bahay. Sabi ko, siguro hindi nyo na ako kailangan, no? Sinasabi ko sa kanya. Baka ano, you don't need me anymore, sabi kong ganun. Kasi malaki ka na eh. Tapos isa ka lang naman, nandiyan naman yung ano, lolo-lola mo. Tapos sabi niya, basta, dyan ka lang sa bahay, aantayin mo lang ako lagi. Antayin mo lang ako lagi pagkagaling ko sa school. Huwag kang aalis. Sabi niya, diyan ka lang, magluto ka lang ng pagkain namin. Sabi ko, iiwanan niyo naman ako, magta-travel na naman kayo. Sabi kong ganun. Tapos, sabi niya, antayin mo lang kami, diyan ka lang sa bahay, magluto ka lang ng dinner namin kasi uuwi din naman kami. Ganun siya lagi. Huwag kang uuwi ng Pilipinas, huwag kang umalis. Parang sira. Ulit-ulit, pero pag nandiyan naman ako, pag nandyan yung nanay, sasabihan ka palagi ng I don't like you. You are naughty. Gaganunin ako lagi niya. Ayoko sa iyo, ayoko sa iyo. Lalo na pag hindi mo nasunod yung gusto niya. Ganun yun eh. Huwag mong sundin yung gusto niya. Sasabihan ka niyang I don't like you. Gusto niya, lahat ng sasabihin niya, susundin mo. Eh, hindi naman pwedeng ganun. Kasi kailangan mo siya disiplinahin. So, ayun. Nagagalit. Ganun talaga siguro yung mga bata. Sabihan niya lang ganun yung nanay niya, galit na galit yung nanay. Sinabihan niya rin ang ayoko sa'yo. Nag-awa yung magnanay, talaga, grabe. Tira na pala ako ng pera na pang pa, baka magpa-check up ako kapag nag-alis sila, di ba magta-travel sila. Baka yun na yung time para makapagpatingin ako sa ospital kasi wala sila tapos hindi holiday yung alis nila. Merkules tsaka Webes, hindi yun holiday dito. So, open yung mga clinic. So, baka pwede tayo magpa-check up. Kaya nagtira ako ng pera ngayong swahod. Tapos, nagtingin-tingin din ako sa YouTube kung para saan ba yung mga ganun. Bakit nakukuha yun. Tapos, kung ano yung gamutan. So far naman yung mga nakita ko doon, parang lumps. Yung parang nabuo or cyst. Parang pwede siyang cyst or lumps na nandoon. So, benign and sometimes magiging cancerous siya, depende. So, kailangan talaga siyang matingnan, maipabiopsy, ganun, para makita kung cancerous siya. Kasi, pero yung nakita ko naman ng mga case doon, normally is benign naman. So, nawala-wala yung worry ko. Pero sana, ayun, ano nga daw siya, wala siyang symptoms, hindi siya masakit. Totoo naman, hindi talaga siya sumasakit. Pero, lately, dahil kakaisip ko din siguro, parang feeling ko konting kirot, hala, yung ano na to, masakit. Parang ganun ako palagi. Pero wag naman sana. Sa mga nandito sa Hong Kong, saan tayo pwedeng magpa-check up na libre? Yung sinasabi nila na pipila ka pa? Saang lugar? Sino na yung nakalanas dito sa Hong Kong? Ayoko kasi magsabi sa amo ko kasi alam niyo naman. Busy ang mga yan. Ayoko nang makadagdag pa sa isipin nila. So magsasarili na lang ako magpa-check up ng sarili ko, guys. May nakapa kasi ako na parang lumalaki na yung lumps or bukol dito sa may baba ng ribs ko. Kapag nakahiga ako, talagang kitang-kita mo na hindi napantay yung ribs ko ba? Diba sabi ko sa inyo dati, may scoliosis ako. Tapos ngayon, yung dati na to, meron akong maliit, pero ngayon, parang nakakatao na siya na medyo lumalaki siya. Kaya napapaisip ako, natutuliro ako. Tapos, sabi ko siguro kaya ako nangangayayat din, kasi kakaisip. So, kailangan ko itong maipa-check up. So, sa may mga alam dyan guys, dito sa Hong Kong, kasi matagal pa ako uuwi, kung aantayin ko pa. Baka may alam ko na pwedeng mapa-check upan natin, or mag-awit yung insurance natin. Yung magsabi sa amo ko, baka yung kayong dahilan para ma-terminate, or uwiin ka ng maaga, ma-early release ka, ganun. So, ito yung nagpapagulo ng isip ko ba. Nangangayayat na ako, kakaisip talaga. Kaya gusto ko ma-share ito sa inyo for awareness. Sino yung may alam dyan na pwede natin pa-check upan, guys? Salamat sa makaka-answer ng tanong natin. Yun lang.